Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Magluluto na naman tayo ngayon ng ating ulam. Ito, mayroon tayong mga gulay dito, fresh from the farm. May sitaw tayo, may kangkong, may kamatis, may sili tayo dyan, mayroon tayong talong, labanos. Yung sili po, kapipitas lang din yan. At ito naman ang ating bangos. 170 ang bilhin natin dyan. Meron din tayo ditong sinigang mix sa gabi. Nor sinigang mix o baka naman. At meron din tayong Ajinomoto. Ajinomoto ginamit ko ngayon, hindi ginisa mix dahil ang bitchin, nakapagpag-alis po yan ng lansa ng isda. Meron tayong luya. Itong sibuyas natin ay 12 pesos po yan. Tsaka meron tayong dalawang cloves na bawang. Ang mahal po ng bawang tsaka sibuyas. Diyos ko po, lahat na lang mahal. Bitchin na, 5 pesos na yan. 5 pesos. Please subscribe my YouTube channel. Like and subscribe. And click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video ko. Okay, simula na po natin. Pagpakalupo na yun ng tubig dito sa kaserola. Sa malaking kaserola ko naglagay ng tubig. At magluluto tayo dito sa labas ng bahay. Magkakahoy tayo for today. Gagamitin natin itong ginawang kala ng asawa ko. Ilang months pa lang po ito. Ilang beses ko pa lang ginamit. So, ito po siya. Dalawa po yan. Dalawang ano. Yan. So, magpapakulo muna tayo ng tubig. Gatong talaga. Minsan, ginagamit ko rin sa uling. May panguling yan. Magasto nga lang din po sa kahoy yan. Kasi malaki. Ito naman ang ating sibuyas, bawang, luya, bitchin, at saka yung ating sinigang mix. Unahin po muna natin itong bawang, luya, at saka kamatis. Iuhulog sa ano tubig na pinakulo natin mamaya bago natin isunod itong isda natin. Hiniwa ko na po yan, linis ko na, in-slice ko siya into 10 slices. So ginawa ko siyang 10 slices kasi malaki naman po yung bangus, 170 po siya, mahigit isang kilo po yan. Tsaka mahal po dito sa amin yung bilihin talaga. Mas mura pa rin po yata dyan sa ano, Manila. Kisa dito sa amin. Maglalagay muna ako ng gatong mga kabahay. Ito siya. Para umano yung tubig. Kumulong-kumulo. At gusto ko yung malablab para tuloy-tuloy yung kulo. Then ilalagay na natin yung ating kamatis at saka mga sangkap. Ayan, napasok na ako dyan. Ang init. May uling ka na, may pasok ka pa. Yan ang ating reward. Ayan. Magasto din po sa kahoy to. Tingnan nyo naman. So, lalagyan ko na siya ng asin. Lalagay ko na lahat yun. 1.5 tablespoon yun. Tapos lalagay ko na itong kamatis, luya, bawang, sibuyas. Pakuluin ko muna po siya para syempre maglasa naman. Nahirapan ako dahil hindi pwede yung stand ko dito sa labas. Baka malaglag kasi. Kaya hinawakat ko na yung cellphone ko. Then tatakpan muna natin siya. Pakuluin muna natin ang pakuluin to para lumabas yung aroma niya. Yan yung ating asin. Lagyan muna natin ang asin para lumasa naman, maglasang masarap. Usually ang asin talaga yung papabalance sa niluluto natin. O, tingnan nyo po yung apoy. Gusto ko yung ganyan. Ganyan yung apoy ng aking kahoy. Tsaka magasto po ito kasi malaki. Malalim siya, tapos malaki. Pumukulo pa lang siyang konti.
Mamaya ko na ilalagay itong ating ginis sa mix. Nor ginis sa sampalok, nor sinigang. Tanakpan ko muna siya. Antayin muna natin siyang kumulo ng kumulo. Para lumabas yung lasa ng mga sangkap at saka yung aroma niya. A few after moments a while, later. Ito na siya. Yung bango na. Mamaya pang konti. Ilalagay na natin yung ating isda. Gusto ko kasi yung kamatis, yung medyo nadudurog na. Mamaya madudurog na yan. Kasi nandun na sa sabaw yung lasa niya. Ano ba itong boses ko? Yung lasa ng kamatis na sa sabaw. Yun ang gusto ko. Tapos iwanan muna natin to. Tatakpan uli natin siya. Mahilig kami kasi sa sabaw. Kaya yan. Tatakpan muna natin. Pakuluin natin. After 1 minute, ito na siya. Ito na. Ayan na siya. Tingnan niya yung kamatis niya. Bibiyak na. Yun ang gusto ko. Nahahalo na sa tubig yung kanyang lasa. O ilalagay na natin yung gulay. Nahirapan talaga ako dito guys. Yung aking cellphone. Kung dalawa yung kamay kong ginagamit, yung isa nasa pinggan, nawak, tapos ano yung gulay. Hindi ko kasi sinasabay-sabay kasi matigas yung laban, no? Syempre, ilang seconds mo munang pakukuluin yan. Then, to follow yung ibang gulay naman, yung sitaw at saka talong, medyo pwede na silang pagsabayin. Pero yung labanos, pero ang labanos, although, pwede naman siyang hilawin. Kaso pag niluto talaga sa ano, may amoy pa. O para mawala yung amoy. Kuluin muna natin siya. Tapos, pagsasabayin na natin yung sitaw at saka yung talong natin. Yan. At tatakpan din natin, syempre. Huhuli natin ang ating kangkong. Kangkong rich and iron. Lalagay na tayo ng vichin. Kalahati niyan. Para mawala yung lansa. Pero may malansa pa rin. Dahil isda nga yan. Kaso, hindi kagaya nung wala kang nilagay na vichin. O tatakpan muna natin. Ito na siya. Tinignan uli natin. Tinatantya ko pa kung pwede na ba or ano. Tatakpak uli. Yan, ganyan yung lablab ng aking apoy. Ito na. After a while, ayan, pwede na natin lagay yung ating kangkong, kangking. Si kangkong nam gusto ni King Kong. Ayan, lalagay na natin siya. Nahihirapan talaga ako. Diyos ko, one hand. Ang tataba po ng kangkong ng ano sa farm kasi babad po yan sa tubig. Magbibinta rin ako ng kangkong na yan minsan. At i-video ko rin. Magbibinta ako. Tindera for the day.
O, di ba? Ilalagay ko na yung aking sili. Dahil marami tayong sili, ilalagay ko na yung 8 piraso na yan. Diyos ko, piso ang isa ng sili sa amin dito. Ilulubog ko ng konti. Nung nag 500 yung sili na dito sa pati dyan, sa Manila. Nag 500, nakabinta naman ang asawa ko nun. Nakabinta siya dun sa mga tanim niya. Ito na, after a while. Bango. Titikman natin. Kuha tayo ng kutsarita. Tama-tama lang. So, ilalagay ko na yung aking nor sinigang mix. Ayan din, dagdagan ko pa ng alat ng asin. Ibinuhos ko na lahat yun. 1.5 tablespoon yun eh. Hindi ko kanina inilagay lahat. Antayin muna natin. Medyo ano pa yung sili niya. Pero mabango na. Kasi yung sili pag nababad na sa tubig ganyan, kumukulo. Lumalabas yung aroma niya. Lalagay ko na yung sinigang mix natin. Gabi mix. Sampalok na may gabi pa siya. Kaya medyo mag-ano yung sabaw malapot mamaya. Kalahati lang to. Lalagay ko ng kalahati. Kasi sobrang maasim. Yan. Palusawin muna natin yan. Dahan-dahanin ko lang paghalo. Baka madurog yung isda natin. Ang bango talaga guys. Promise. Yan. Sarap. Tamang-tama lang. O, maglalagay na tayo dito sa ating mangkukan na malaki. Nahirapan talaga ako. Isa lang kamay ko. Sana everyday ako nakakapag-upload. Kaso hindi ko kinakaya. So pag medyo ano lang yung oras, may allowance pa akong nagagamit para makapag-video ako. Yun. Kung araw-araw, syempre, nagluluto tayo ng ulam natin, may content na tayo. Ito na guys, ang aking finished product. Sinigang sa kamatis with sinigang mix, nor sinigang mix, gabi sa sampalok. Ito na. Kain na tayo guys. Si Bangos. Taob na naman ang kanin nito. Dalawa lang muna kami kakain ng asawa ko. Tulog pa yung mga bata. Yan. Kain na na. Matingnan mo yung sabaw niya kasi yung kamatis nagkulong-kulo na. Merong nagsisinigang na ang linaw ng tubig niya. Tapos walang lasa. Tara guys, kainan time. Thanks for watching guys. Bye bye. Tuwain naman kami, punta kami sa barbecue. Ito yung asawa ko. Nagsasandok na siya ng food niya.